tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang, Luha. Arman! Lumabas ka dyan sa bahay mo at harapin mo ko! Oh, Cindy, bakit? Ilabas mo lahat ang paintings ko. Isauli mo sa akin ang kapal ng mukha mo! Ano bang ginagagalit mo? Tsaka, bakit ka ba sumisigaw? Pwede ba? Eh, sabihin mo sa akin ang hindi ka sumisigaw. Ano ilabas mo! At isauli mo sa akin lahat ng ninakaw mong paintings! Ha? Anong ibig mong sabihin na ninakaw yung paintings mo? Ano ka ba? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko, ikaw ang nagnakaw ng mga paintings ko. Sumusob na ka lang, Sene. Kung kailan kita pinagpapasensyahan, eh, umaabuso ka naman. Huwag ka nang magkaila. Ilabas mo lahat ng nakaw mong paintings ko. Kung hindi, ipapapulis kita. Sige! Ipapulis mo ako. Idemanda mo ako kung yan ang makagagal sa'yo ng kaluban mo. Pero ihanda mo rin ang sarili mo na makulong dahil sa oras na hindi mo mapatunayan ang binibintang mo sa akin, ako naman ang magdedemanda sa iyo! Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ano? Na-dismiss ang kasong isinampa mo laban kay Arman? Oo. Walang ebidensya na nagpapatunay na si Arman ang nagnakaw. Hindi nga mismong si Arman ang pumasok dito sa bahay. Pero pwedeng nag-uto siya ng iba na magnanakaw. Ako may naniniwala na hindi yun magagawa ni Arman. Ano? Eh, bakit mo siya ipinapulis? Nadala lamang ako ng galit ko sa kanya. Dahil siguro sa mga pinagsasabi niya laban sa inyong dalawa ni Bentong. Pero alam ko, malakas ang loob ko. Hindi magagawa ni Arman ang looban ng bahay ko para magnakaw. Napakadali mo namang magbago ng isip. Pwede ko namang baguhin ang testimonya ko eh. Nagdesisyon na ang korte. Dismiss na ang kaso. At ang pinag-aalala ko ngayon ay baka totohanin ni Arman ang banta niya sa akin na babalikan ako. Pag nagkataon, ako ang magkukulong sa halip na siya. Sene Salcedo de la Cruz nga ang pangalan ni Sene. Bakit? Eh, yun kasi ang nakita kong pangalan sa papeles na ipinakita sa akin ng isang lalaki na nag-alok ng lupa sa akin. Ipinakita sa iyo ng isang lalaki ang papeles na nakapangalan kay Sene Salcedo de la Cruz? Oo. Naisip kong si Sene dahil Salcedo nga ang apelyido. Pero hindi ako sigurado sa kanyang middle name. Kaya pinagkibit-balikat ko. Eh, pero ngayong sinasabi mo na De La Cruz ang kanyang middle name, iba lamang sa kanya nga ang mga papeles na pinakita sa akin ng lalaking yun na ibinibinta sa akin. Eh, malamang kay Sene nga ang mga papeles na yon. Eh, kung ibang address siya na ang pangalan ni Sene, isipin kong kapangalan lamang niya. Eh, pero pati kinatatayuan nitong bahay sa address na to. Pinakita nga sa akin eh. Paano kaya ito? Eh, anong gagawin mo ngayon, Arman? Puntahan mo na lang si Sene at sabihin mo ang sinasabi kong ito sa'yo. Eh, paano ko siya mapupuntahan? Eh, galit na nga rin ako sa kanya.
Eh, bakit ba? Ba, pinagbintangan ba akong ninakaw ko? Yung mga paintings niya. Ako ang pinagbintangan niyang nagnakaw noon. Di naman da nga ako eh. Kaso walang matibay na ebidensya. Walang saksi, kaya na dismiss yung kaso. Eh, nagawa kang pagbintangan ni Sene? Oo, oo. Naku, kung kailan kami tumanda eh, saka naman nagkasira kaming dalawa. Eh, anong plano mo ngayon? Ewan ko. Hindi ko alam. Ano ang ginagawa mo dito? Ihahabla mo rin ako? Ha? Sige! Sene! Idemanda mo ako! Sene, kaibigan mo ako. Batalik na kaibigan mo. Hindi ko magagawang binibintang mo. Kaya sa huling pagkakataon makinig ka sa akin. Kailan mo lamang nakilala si Meli samantalang ako... At ano ang pakikinggan ko sa'yo? Ang kasinungalingan mo? Hindi ka lang sinungaling! Magnanakaw ka pa! Ibulat mo yung mga mata mo, Sene. Hanggang kailan ka magpapaloko? May aha sa loob ng bahay mo. At talaga palang paninindigan mo ang paniniram kina Meli at Bentong, ano? Kung tinatapon mo na ang pagkakaibigan nating dalawa, wala akong magagawa. Pero nakikiusap ako sa'yo. Tingnan mo mga papeles ng mga lupa at bahay mo. Kung naririyan pa rin sa'yo. Mabuti at matutuwa ako kung nagkakamali lamang ako ng hinala. Pero labis akong nalulungkot kung totoo man yung hinala ko na ninakaw na nila. Yung mga papeles ng lupa mo, bahay mo, ng taong pinagkakatiwalaan mo. Ang kapal din ng kamo, no? Ipinipilit mo ang sarili mo. Gayong isinusukan na kita. Lumayas ka sa harapan ko. Layas! Ano? Tuloy ka na ba na pupunta sa Amerika? Oo. Kinukulit na kasi ako ng anak ko eh. Kaya ito, sa isang buwan na yung lipad ko. Eh, mabuti ka pa at makakapunta ka na ng Amerika. Samantalang ako dito eh, narito pa rin sa Pinas. Eh, mabuti't naririto ka sa atin eh. Mas maganda nga rito eh kaysa sa Amerika. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo eh. Laging positibo ang pananaw mo sa buhay. May dapat lang. Para naman laging positibo ang dumating sa'yo. Huwag lang yung positive COVID. Ay, paano yan? Iiwanan mo na ang best friend mo. Ay, nako. Kung wala lang ang nangyari... Baka hindi pa rin ako makukumbinsi ng aking anak na sumulod sa Amerika. Pero sa mga nangyari sa amin ni Zenny, lumayo yung love ko rin sa kanya. At ito lamang yung paraan para siguro makalimutan ko na siya. Dahil wala na talagang patutunguhan yung pagkakaibigan naming dalawa. Wala na! Anong sabi mo? Ayaw na magbayad sa iyo si Mrs. Soriano? Oo eh. Ang sabi nasingil mo na raw lahat. Paano ko masisingil? Eh, naririto lamang ako sa bahay. Eh, pero paano mo naman may pagkakailang pagbabayad niya sa iyo?
may pirma ka sa bawat paniningil mo. Ano? May katibayan nga si Mrs. Soriano na fully paid na siya eh. Ito nga oh, nagpaseros nga siya oh, para ipakita sa'yo na lahat na ibinayad sa'yo ay may pirma ka. Patunay na nagbayad na si Mrs. Soriano. Paanong nangyari yon? Hindi ko pa nga siya sinisingil. Dahil nagkiusap siya sa akin na huwag mo na siyang singilin. Ay, hindi ko alam. Di mo naman masasabing ako ang naningil ng mga yan, no? Wala kang nababanggit sa akin tungkol sa mga pautang mo. Maliban lamang dun kay Mr. Acosta na ibinigay ko naman lahat sa yung nagsingil ko. Anong nangyari? Paano nakabayad si Mrs. Soriano sa akin? Nang wala akong nahahawakang pera. Ewan ko. Ang alam ko, may pirma ka. Siya nga pala. Aalis na pala ako. Ha? Ano? Bakit? Eh, papag-aralin kasi ako ng kapatid ko. Sa isang kondisyon na titira daw ako dun sa bahay niya. Ha? Huwag kang mag-alala. Sa susunod na linggo pa naman ako aalis eh. Makakahanap ka pa ng makakapalit ko. Pero hindi ba sabi mo ay magtatagal ka dito? Ako na lang magpapaaral sa'yo. Ha? Paano mo pa ako mapapag-aral eh wala ka ng pera? Melly? Pasensya ka na ha. Pero practical akong tao eh. Kung saan ako giginhawa, doon ako. Oh, Melly. Ikaw na nga muna ang maningil kay Mrs. Ami Santa Maria. Oo. Pero yung commission ko, ha? Ano? Mangungumisyon ka pa? Hati na nga tayo sa nasisingil natin, eh. Hati nga tayo. Pero ako ang napapagod sa paniningil, kaya kailangang bayaran mo ang pagod ko. Isa pa, hindi ba't ako ang nagpagod para makuha natin lahat ng mga listahan na pautang ni Tandang Seni? Bakit? Kung hindi ko ba ginawa yun, mayroon tayong mga listahan ng mga pautang niya ngayon. Sige. Una. Sige na nga. Huwag ka na nga maingay. Baka may makarinig sa'yo. Tayo naman ngayon ang nagpapautang. Dati, tayo ang umuutang. Pero ngayon, tayo na ang nagpapautang. Ito nga ang tinatawag na diskarte. Isang linggo nang hindi umuwi si Bentong. Ano kayang nangyari sa kanya? Mula nang manakawan ako, ay hindi ko pa siya nakikita. Ang paalam niya nang gabing manakawan ako, uuwi lamang siya sa probinsya. Pero hanggang ngayon, wala pa siya. Hindi ko naman masasabing iniwan ako. Dahil naririto naman ang mga damit niya. May nabukas ng pintuan. May magnanakaw na naman yatang pumasok. Bentong? Salamat at dumating ka na. Saan ka ba nagpunta? Bakit ngayon ka lang? Gising ka pa pala. Bentong, namiss kita. Tawad mo nga ako, init-init eh. Bakit nga ba ang init? Bakit hindi mo iswitch ang aircon? Ha? Nagtitipid na kasi ako ngayon dahil wala na akong pera. Anong mura ka ng pera? Nagsunod-sunod kasi ang hindi magandang nangyari sa akin. Ang una ay nanakawan ako. Pangalawa, nawawala ang mga listahan ng pautang ko. Baka may pera ka dyan. Anong pera? Ano yung bibigay ko sa'yo? Wala naman akong trabaho. Sige. Bukas na natin pag-usapan yan. Mahiga ka na dito sa tabi ko. Namiss kita sobra.
Masingin mo nga yung kamay mo sa braso ko. Bentong? Bumalik lamang ko dito para kunin yung mga damit ko. Anong ibig mong sabihin? Iiwan mo ko? Alam nga namang mananatili pa ako dito. Wala ka ng pera. Anong ipapakain mo sa akin? Buhangin? Tumibig ka nga dyan at iimpake ko yung mga damit ko. Aalis na ako sa bahay na to. Wala na si Bentong. Iniwan na ako. Nanakahon lang ako ay iniwan na ako. Pati si Melina na nangakong sasamahan ako ay iniwan din ako. Ang mga walang hiya. Pera ko lang palang nagustuhan sa akin. Hindi bali. Mapapalitan ko rin ang mga nanakaw sa akin. May mga pautang pa akong sisingilin. Makakabangon din ako. Teka. Dito na pala ako nakatog sa drawer ng aparador. Nakatalugan ko na tuloy ang paghanap ng mga listahan ng pautang ko. Nasaan kaya ang mga listahan ng pautang ko? Dito ko lang naman nilalagay yun eh. Bakit nawawala? Nasaan ang mga listahan ng mga pautang ko? Paano ba ako makakasingil nito? Sede! Sede! Oh, may tumatawag sa akin. Oh, Sene. Oh, ikaw pala. Bakit? Ay, nakita kasi ako ng staff ng D-Corp. Binigay niya sa akin itong disconnection notice ng kuryente mo kasi kakilala niya ako. Ano? Disconnection? Bakit disconnection? Eh, regular naman akong nagbabayad ng kuryente ko. Eh, yun ang nakalagay dito eh. Tignan mo. Disconnection notice. Ay, dito sa bili, 4 na buwan ka na raw na hindi nagbabayad ng kuryente. Eh, bali, 12,000. Ano? 12,000? Paano nangyaring 12,000 ang bill ko sa kuryente? Samantalang buwan-buwan lang akong nagbabayad, binibigay ko kay Meli ang pambayad ng kuryente. Eh, ewan ko. Pero yun ang nakasulat dito sa disconnection notice mo eh. Ito nga oh. 12,000 ang bill mo sa kuryente. Maliwanag sa akin ngayon na hindi binabayad ni Melly ang mga perang binibigay ko sa kanya na pambayad ng kuryente. Tama nga yata si Arman. Kinukupitan lamang ako ni Melly at niloko ako ni Bentong. Ha? Bakit pati ang mga papeles ng lupa ko ay wala? Hindi ko naman ginagalaw ang mga papeles na yun. Narito lang naman sila sa envelope na ito. Pero bakit wala? Saan napunta ang mga titulo ng lupa ko? Ay, tao. Teka nga, itatawid ko muna ang mga ito. Ah, nariyan na! Zeni Salcedo de la Cruz? Kilala mo ako? Siyempre naman. Sinong buyer ang hindi makakakilala sa kanyang seller? Buyer? Seller? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo nga pala ako kilala, kaya magpapakilala na ako. Ako si Marlon Mendoza, ang nakabili ng lupang kinatitirikan ng bahay mo na nabili ko. Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Ako ang nakabili ng bahay at lupa mo. Ah. At kaya ako naririto para sabihin sa iyo na bibigyan lamang kita ng 2 linggo para makahanap ng malilipad ang mong bahay. Dahil pagigiba ko na ang bahay na ito. Ano?
Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ko binenta ang lupa at bahay na ito. Hindi! Binibigyan kita ng isang buwan para lisanin mo ang bahay na ito. Kung hindi, ipapakulong kita. Hindi! Akin ang bahay at lupang ito. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi totoo! Ang pagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang kapahamakan. Ngunit may mga kaibigan na higit sa isang kapatid. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan kaisaran ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.